Kumusta ka na ngayon? Excited ako. Excited ka na? Siyempre, excited ako. Hinihintay ko tong launch natin. Maraming nagtatanong. Ako rin, nagtatanong rin ako. Dahil ngayon lang tayo nagkasama dito sa iisang bubong. Yes. Nasa iba kang stasyon, iba rin akong himpilan. Sino ba talaga si Ali Soto? Si Ali Soto. Yeah. What you see is what you get. Ganon? Ganon talaga. Wala akong facade. Takot naman ako sa'yo. Oh! Ano ibig sabihin nun? Ano yun? Wala akong ano eh. Wala akong image. Mm-mm. Hindi ako package. Mm-mm. Diba? So ako talaga yung ano, ako talaga broadcaster. Mm-mm. Asawa, misis. Yeah. Nanay. Yo. Lola. I have two apos. So, ang simple-simple po ng buhay ko outside of Net 25. Naglalaba ako, yeah. Namamalengke. Parang ano na ako, check na ako sa question number one. Personalan ha? Sino naman si Alexander? Nako, ako ay isang ama. Ha? May tatlong lalaking anak. Wala akong babae. Oo, pero alam mo tayo, dalawa yun. Diba? I have two sons. And, madalas kaming namamasyal. Be it domestic or international. Ayan. With the family. Yan ba ang luho mo? Pareho tayo. Hindi naman. Pero sabi kasi ng asawa ko, kailan ba natin ito gagawin? Yun. Kung medyo uugod-ugod ka na. Mm-mm. Habang medyo kaya pa nating humakbang, yes. Gawin na natin. Yes. Together with our kids. Blessing rin na tayo ay nakapagtrabaho ng mabuti. Nasasama natin ang ating mga anak. Mm-mm. Sa ating mga biyahe abroad. Yun. Ano pa bang gusto mong malaman sa akin? Before you joined, mm-mm. Ever since ba broadcaster ka na? Oo, I started 1993 pa. Way back sa Davao pa ako. Oo. Reporter na ako dun. Oo. Bisaya pa yung aming newscast dun eh. Sige nga, magpalita ka kunwari ng Bisaya. O mga higala, aniya si Ali Soto, ako ng kauban na karong Abril. Parang talagang ganun. Talagang broadcasting na talaga from the beginning. Yes, yun na talaga. Oh, 1993. You think of becoming anything else. Matine idol, hindi ta nang ako. Hindi ko na napasok ang ano pagiging artista. Alam mo ako, funny, nag-audition ako to be a newscaster when I was 17. Wow. Ben Aniceto pa noon. Wow. The Ben Aniceto. Yeah. Siyempre, hindi ako pumasa because mm-hmm. I was too young, di ba? So, ang layo nung tinahak ng karir ko before mm-hmm. I ended up in the news and public affairs yeah. curve. I was 16, I was waiting to turn 18. Yeah. No, college na ako. Para maging flight stewardess. Mm, yun ang dream mo. Dahil yung auntie ko flight stewardess. Actually, ako rin. Ah, talaga? Oh, sana. Yeah. Alam mo bakit? Dahil yung bahay namin sa Davao dati, dinadaan ng aeroplano. Oh. Tinitingnan namin ang aeroplano. So sabi ko, ano kayong buhay pagiging flight attendant? Saan ka makakarating, yeah, diba? Tapos na-discover ko ni George Canseco. Ayun. O so, mag-singer ka na. Yes! Gusto mo maging singer? Ako na yata yung pinakamaraming slash. Kasi wow. Na-discover ako, naging recording artist ako. Mm. Tapos naging nag-artista na ako sa film and television. Naging impersonator ako ni Imelda Marcos. Napunta ako sa comedy. Napunta ako sa drama. Tapos sabi ni Will Magalvante, bigyan ng, ano yan, ng hosting. Job. So, katok mga misis. So, Will Magalvante has been instrumental in... Siya talaga yung nakakita ng potential na mag-host ako. Yeah. But entertainment lang before. Talk shows. And then, nung nagkaroon ng, ano, ng offer from DZRH to be the partner of Joe Taruk, wow. Kinonsulta ko sa kanya. Sabi niya, magandang career path yan. Tanggapin mo yan. Nag-metamorphose ako. Yeah. So, I was able to evolve from... Nag-transcend na ako from entertainment to news and public affairs, and here I am. Oh, sabi nga nila, walang tumatanda ng mga news anchor. Correct. Mas gusto nga nila yun eh. Yes. Habang may puti ka na sa buhok, may mga wrinkles ka na, mas credible ka. Mas tumataas yung premium mo, yun, di ba? Ganun talaga. Mas nagkakaroon ka ng halaga yeah. with the years of experience. Totoo. No? Kaya salamat sa mga payo ng ating mga naunang mga... news personalities. Correct. We stand on their shoulders. Yes. So, ano, tanungin ko na sa'yo, ano yung most memorable mo na coverage? So, ang pinaka-the best na coverage ko, syempre, hindi mawawala ang mga disaster. Dahil ako ang utusan lagi ng mga desk editor namin. Pag merong baha, may landslide, may bagyo, Alex Santos yan. Alam mo bakit? Bakit akong gusto nila? Dahil I can deliver. At may pahuli pa silang advice sa akin. Lex, lagi kang dapat may exclusive. Eh, dati na akong nabansagang Mr. Exclusive. Ayan. Ako, I think, pinalabas ako yeah. to cover yung burol ni FPJ. Oh.
And nung artista ako, marami akong pelikula with him eh. Mm-hmm. And I love Tito Ronnie. Yeah. So ako yung pinapunta talaga sa Santo Domingo mm-hmm. Church to cover that. Ang hirap pala mag-cover ng balita pag emotionally invested yes. ka. It's so difficult mm-hmm. to detach yourself. Lalo nung kung malapit ka doon sa taong namatay. Malapit ka doon sa taong namatay. And of course, every time magbabalita tayo at merong namatay o nasawi na bata, hirap ako doon. Because I lost a son, di ba? 20 years ago. So, ano sa akin yon? It's very difficult for me to emotionally detach myself. Yeah. Tayo, dapat, di ba? You take a step back, di ba? Hindi ka dapat mapa-apekto doon. Hindi ka dapat magpa-apekto. So, tuloy lang, di ba? Mm-hmm. But very challenging. Yeah. Ready ka na ba? Sa pareho tayo ng initials, ha? Yes. AS. AS. Tambalang AS. Sa Tambalang, Santos Soto? Handa ka na rin ba? Handa na ako. Tanungin natin sila. Kayo handa ba? Na ba kayo? Handa na ba kayo sa amin? Let's knit together. Sa Net 25. Sa Net 25.